patuloy na nagtatamasa ang IP community sa mga serbisyo at proyekto matapos ang ikalimang pagbisita ng lokal na pamahalaan at mga kasundaluhan sa Sitio Kalhaan, Barangay Minaluang, sa bayan ng Claveria sa probinsya ng Misamis Oriental noong Agosto 13. Sa pakikipag-ugnayan ng mga kasundaluhan ng 58th Infantry Battalion ng 402nd Infantry Brigade kasama ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pangungunan ng Provincial Agriculture Office na ihatid ang iba't ibang programa, proyekto at serbisyo sa katutubong higaunon. Naipamigay din sa mga katutubong ekwepo sa pagtatanim at mga supply gaya ng adlai seeds, abaca seedlings, upland rice at mga high-value crops upang mapalakas ang agrikultura. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng provincial agriculturist na si Jose Apollo Pakamalan kasama ang mga representante ng iba't ibang ahensya upang maghatid ng serbisyo at mapabuti ang pamumuhay ng mga IP. Bukod sa pamamahagi ng mga materyales, nabigyan din ng mga solar lights sa ilalim ng proyekto ng Tesda Lamdag kung saan ay magtatamasa ng liwanag ang komunidad. Nakatanggap din ang mga nasabing komunidad ng agro-plowing machine maintenance training, hybrid carabao grass propagation, at mga healthcare services. Simula nang naitatag at naging aktibo ang Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict at adopts a community program ng Department of Agriculture Region 10, ang komunidad ng Minaluang ay patuloy na nakakatanggap ng mga programa at serbisyo bilang tugon ng mga ahensya sa Whole of Nation approach na ipinatutupad sa ilalim ng EO 70. Ayon kay Lieutenant Colonel Wiki L. Canatoy, ang commanding officer ng 58IB, na makakaasa ang mga IP community na patuloy nilang paiigtingin ang pakikipagtulungan sa mga iba't ibang ahensya para maihatid ang serbisyo sa mga nangangailangan. Barangay Minaluang, three years ago, makikita mo talaga na ang affectations niya, CNN affectations niya is medyo malalim. Dahil hindi nga ito nararating ng ating services because pag pumunta ka doon from the poblacion of Claveria, you have to travel passing to Hingog City at napakalayo yun. Tsaka yung daan, 2 years ago, rough road talaga yan. So, hindi pa simentado at of course nahihirapan yung ating mga government services na mapaka-deliver doon. Jai Hapas, 4ID News.